Kakatapos lang ng hapunan namin noon. Nang mapagpasyahan ng tita tsa ako na palinisan ng lumang imbakan sa bahay ni Lola Osang. Matagal nang hindi nagagamit ang imbakan na yon. Kaya nagtulong-tulong na kami para matanggal ang lahat ng agiw, mga dumi ng daga at ipis, maging ang mga naggalat na tae ng pusa. Ito ang unang pagkakataon na nagbakasyon ng pamilya namin sa Nueva Ecija. Si Tita Cha na lang kasi ang nagbabantay sa bahay ni Lola. Wala rin naman itong pamilya kaya naman. Napagpasyahan namin na magbakasyon doon. Nang sa ganun ay ma-refresh naman ang utak at katawan naming magkakapatid sa mahabang panahon na pagtatrabaho. Tesi, bilisan mo na riyan. Maggagabi na. Sabi ni Tita, wag raw tayo magpaabot ng gabi sa paglilinis. Kailangan magpahinga raw tayo ng maaga. Nang sa ganun ay maaga din tayo makapag-exercise bukas. Dire-diretsong sabi ng pinsan kong si Obang. Napasimangot ako dahil sa totoo lang, gusto ko na talaga matapos ang paglilinis ng imbakan na yon. Maganda ang view sa likod ng imbakan. Matatanaw ang malawak na palayan. Ganoon na rin ang isdaan na mismong tiyahin namin ang may gawa. Oo na. Hayaan mo muna akong linisin ang sahig. Para bukas ang aasikasuhin na lang natin ay ang pagdidikit ng bagong wallpaper sa pader. Sagot ko kay Obang. Huwag ka na magtatagal. Binili ni Tita Cha na kailangan. Naputo lang sinasabi ni Obang nang takpan ko ang bibig niya. At nang tanggalin ko yun, mukhang naintindihan na niya ang ibig kong sabihin. Naiwan akong mag-isa sa loob ng imbakan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong naglampaso dahil sa mabaho at madumi ang sahig. Kaya lang hindi pa nakakalipas ang 5 minuto. Matinding pagod at init na ang nararamdaman ko. Habang naroon ako sa loob ng imbakan, ipinagpatuloy ko pa rin ang paglilinis, kahit na lalong tumitindi ang pagod ko. Kaya lang habang naglilinis ako, narinig kong unti-unting bumubukas ang pinto ng imbakan. Inisip ko na baka hangin lang yun, kaya nagpatuloy pa rin ako. Hinahapo na ako pero sige pa rin ako. Hanggang sa hindi ko na kinaya, lumabas na ako at nagpahangin sa labas. Doon ko lang napansin na sobrang dilim na pala sa labas. Ano ba yan? Madilim na pala? Bakit parang wala man lang ilaw sa daan? Antagal ko habang inaaninag ang buong paligid. Wala akong dalang gasera, kandila, o kahit flashlight man lang. Nagsimula na akong maglakad pabalik sa mismong bahay nila Lola. Kaya lang sobrang dilim. May kalayuan din kasi ang imbakan. Kaya naman katakot-takot na pangangapa ang gagawin ko sa dilim. Walang masyadong bahay sa palibot ng bahay ng Lola ko at sa mismong imbakan. Tanging mga puno at mga gapang na halaman lamang ang naroon. May tao ba dyan? Sigaw ko habang patuloy lang ang pangangapa sa dilim. May tao ba riyan? Tanong ko ulit. May mga ingay akong naririnig mula sa imbakan. Kaya bumalik ako sa loob upang makita kung ano yung narinig kong bumagsak. Pero bigo ako dahil wala namang bumagsak sa sahig. Hinang-hina na rin ako dahil sa pagod. Umupo ako sandali sa kama na gawa sa kawayan. Mas lalong lumalakas yung kuliglig sa labas. May ibang mga ibong panggabi din akong naririnig.
Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot dahil malalim ang tunog ng mga ibon. Hindi ito kagaya ng normal na ibon na maririnig sa gabi. Mas lalo akong nanghilakbot dahil sa narinig ko na parang umiiyak. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Mga hayop lang ang naririnig mo. May halong takot na sabi ko sa aking sarili. Nagpatuloy ang malalakas na huni ng ibon na hindi na normal sa pandinig ko. Nakakabing yun. Lalo na yung naririnig kong tinis ng tunog ng kung anong hayop. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pero hindi ko nakinaya. Nagsisigaw na ako at humihingi ng saklolo sa mga nakakarinig sa akin. Hanggang sa maramdaman ko ang malakas na sampal na dumapo sa mukha ko. Hoy Tessie, ano bang ginagawa mo dyan? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapagabi dito sa imbakan? Sermon ng pamilyar na tinig. Dali-dali kong hinanap kung nasaan si Tita Cha. Napakadilim sa lugar kung nasaan ako. Hindi ko alam kung nakikita ba nila ako. Pero ako, hindi ko sila nakikita. Takot na takot ako dahil mas lalong tumindi ang init sa lugar kung nasaan ako. Ang nakakabahala pa, madilim na madilim sa lugar na yon. Tita Cha, bakit po hindi ko kayo makita? Mangiyak-ngiyak kong sambit sa tita ko noon. Labanan mo, Tessie. Kanina ka pa namin ginigising. Kapag hindi ka lumaban, mamamatay ka gaya ng lola mo. Labanan mo ang kadiliman. Hindi kita maililigtas kung mismong ikaw hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Sigaw ni Tita Cha. Patuloy siya sa pagyugyug sa akin. Hindi ko alam na binabangungot ako. Ang alam ko lang nasa loob ako ng madilim na imbakan. Kanina lang ay maliwanag yun. Tuluyan lang nawala ang liwanag ng sampalin ako ni Tita Cha. Hinahanap ko ang daan pero walang kaliwa-liwanag na maaaninag sa buong lugar. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang nahihirapan na rin akong huminga. Nang maalala ko ang sinabi sa akin parati ni Mama at Papa, sa tuwing hirap na ako o nawawalan ng pag-asa o kahit kapag nakakaramdam ako ng takot, ang bilin nila sa akin ay huwag kalilimutan na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Nag-usal ako ng mahinang dasal ng mga sandaling yon. Pero wala akong ideya kung naririnig ba nila ako o hindi. Nagbago ang klima ng lugar. Nabawasan na ang init na nararamdaman ko kanina at napalitan yun ng hangin na nagmumula sa pumapaypay ng kung sino man. Pumikit ako ng halos ilang minuto hanggang sa mapagpasyahan kong dumilat. Nakita ko si Tita Cha, Obang at ang iba kong pinsan na alalang-alala sa akin. Dahil sa takot na naramdaman ko, napayakap na lang ako sa kanila at nagsimulang umiyak. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magpapagabi? Sa totoo lang, ayoko talagang ipagamit itong imbakan. Kasi dito mismo namatay si Mamang. Hindi na siya dumilat at bangungot din ang dahilan ng kamatayan niya. Umiiyak na sermon sa amin ni Tita Cha. Kinabukasan, napagpasyahan naming sa bahay na lang ni Lola matulog at hayaan na lang ang imbakan na nakasara at ibinalik na rin namin ang mga lumang gamit na nakalagay doon. Ngunit na natiling misteryo sa amin kung bakit ba binabangungot ang mga taong mananatili sa loob ng imbakan na yon.
magbabakasyon ako sa bahay ng tito ko sa Sampaloc Village. Marami kaming kamag-anak na nakatira sa lugar na yon. At marami ring mga kwento-kwento na nais ko sanang tuklasin noon pa. Kaya lang hirap din kasi kami sa Marawi. Kaya hirap na hirap kaming umuwi sa Batangas, kung saan kami nagmula. Noong unang araw ko sa Sampaloc Village, ang daming binigay na lamang dagat ng mga kapitbahay ng Tito Peter ko. Sabi niya ganoon daw talaga ang mga kapitbahay nito kapag may mga dumadayong taga ibang lugar. Sa unang gabi ko sa kubo na gawa sa kawayan, at ang bubong naman ay gawa sa bulos at nipa. Ang gamit naman sa loob ng kubo ay handmade lang ni Tito Peter. At ang kama naman ay gawa sa nara. Napakatibay nun, dahil hindi pa ako tao ay nandoon na yon. Samantalang ang sahig naman ay gawa sa kawayan. Lahat ng gamit doon ay nakabarnis. Kaya maganda yung tignan at parang hindi naluluma. Ang tawag sa akin ng mga taga Marawi ay Isman. Pero malayo ito sa tunay kong ngalan. Dahil sa nakita kong maganda at mapayapang pamumuhay sa Batangas, naisipan kong manatili rito. Maganda ang mga oportunidad na nakikita ko sa hinaharap. Maaari akong magsimula ng karinderya, since malapit lang naman kami sa dagat at maraming turist na napunta sa lugar na ito. Nang ipaalam ko sa aking tiyo ang balak ko, nagulat siya dahil hindi nito inaasahan na utak negosyante ako. Noong unang salang namin, walang bumili. Akala ko kapag kakaiba ang teknik mo, makukuha mo ang loob ng mga turista. Pero hindi. Walang bumili sa amin. Sinubukan kong mag-isip ng ibang pakulo, since walang nabili ng mga isdang niluto ko sa iba't ibang luto. Ngunit palpak pa rin sa sumunod na pagkakataon. Dahil sa sobrang stress ko sa nangyari, hindi na ako nagtinda sa mga sumunod na araw. Nagpaalam na lang ako sa tiyo ko na lalaot ako para manghuli ng kakainin namin sa araw na yon. Mag-isa lang ako sa bangka, kaya para talaga akong broken hearted dahil sa gitna pa ako ng laot umiiyak. Akala ko noon ako lang mag-isa sa laot, pero may narinig akong sumitsit. Nang tapatan ko ng flashlight ang paligid, wala naman akong nakita. Tumingin ako sa likuran ko at tinapatan ng flashlight. Nakita ko sa hindi kalayuan ang isang makinang naliwanag. Sa tubig yun nagmumula. Sumagwan ako hanggang sa makarating sa kinaroroonan ng liwanag, ay napasigaw ako sa takot. Sirena. Isang sirena ang nakita ko. Malaki ang sugat niya sa buntot. Natatakot ako pero kitang-kita ko yung malaking sugat sa buntot niya, dahil nagliliwanag yun sa ilalim ng tubig. Hindi siya nagsasalita pero sinabi kong dadalhin ko siya sa laot para gumaling ang sugat niya. Noong una hindi siya pumayag, pero mapilit ako at napasunod ko siya. Tulog na si Tito ng mga oras na yon, kaya malaya ko siyang nagamot. Alas 12 pa lang ng gabi ng mga oras na yon. Mabuti na lang may dala akong malaking tela at naipangtakip ko yun sa buntot niya. Noong ibabalik ko na siya sa dagat, naging challenging kasi narinig ko yung mga lasing na nakatambay sa labas. Habang hinihintay namin na umalis ang mga makatambay sa labas, napansin kong titig na titig siya sa mga kagamitan na gamit ko sa pagtitinda. Naikwento ko sa kanya na gamit ko sana ang mga yan sa pagninegosyo.
Kaya lang walang tumangkilik ng mga luto ko. Nagulat ako nang may kung anong bagay siyang binigay sa akin. Isinuot niya yun sa liig ko at sinabi niya na simula raw sa araw na yun ay nobyo niya na ako. Nagulat ako dahil hindi ko pa nga alam ang pangalan niya. Hindi ako tumanggi dahil baka magalit o baka biglang magbago ng anyo. Sa totoo lang, nang sandaling nakita ko siya sa dagat, natakot na ako. Dahil magandang babae ito. Ngunit nang makita ko naman ang buntot niya, natakot ako. Dahil baka kainin niya ako ng buhay. Nagbakasyon lang ako sa Sampaloc Village. Nagka-girlfriend na agad ako. Kaya lang serena. Imbis na ipagtabuyan o tumanggi, tinanong ko na lang siya kung ano ang pangalan niya. At sinabi naman niya ang kanyang ngalan. Nang umalis na ang mga lalaking nakatambay sa labas, dali-dali ko siyang dinala sa tubig. At nagulat ako nang humalik siya sa pisngi ko. Pakiramdam ko tuloy naging teenager ulit ako. Sinabihan niya ako na ituloy ko lang ang negosyo ko at gumawa daw ako ng mga disenyo na pangdagat. Dahil sa sinabi niya kinaumagahan, nagpasama ako sa tiyuhin ko para humanap ng gagawa ng design ng simpleng karinderya. Noong una akala ko nahihibang lang ako at nakinig ako sa pinagsasabi ng magandang sirena. Pero laking gulat ko nang matapos na ang karinderya. Maraming nagtatanong kung kailan ang opening. Kinabukasan magbubukas pa lang ako ay marami ng turista sa paligid ng dagat. At nang ayusin ko na ang mga bangko at mesa sa labas, marami nang lumapit sa amin. Kaya tinawag ko na si Tito para tulungan ako. Maganda ang naging income sa una, hanggang sa mga sumunod na araw. Kaya naman nang dumating ang Linggo, ay naisipan kong puntahan ng Serena upang magpasalamat. Pero wala ito. Hindi ko na ito nakita pa. Hindi naman nagbago ang sigla ng benta. Dumami na rin ang pakulong na iisip ko. Sa bawat tagumpay, laging itinataas ko sa Diyos. At sa tuwing Linggo matapos magsimba, ay pumupunta ako sa dagat upang paulit-ulit na magpasalamat. Dahil sa mga kinita ko, napaayos ko na rin ang bahay ng tito ko at napag-aral ang mga anak niya. Ganoon na rin ang mga kapatid ko sa Marawi. Sa ngayon, may 5 branch na ako ng restaurant sa Batangas. 3 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Hindi ako nakahanap ng asawa dahil naging loyal ako sa nobya kong Serena. Wala man akong love life, masaya naman ako dahil naalis ko na ang pamilya ko sa matinding kahirapan. Lima kaming magkakaibigan na nagplano na pumunta sa Sorsogon para sana doon maglabas ng sama ng loob at para na rin gumaling ang puso namin. Hindi naman sinasadya pero sabay-sabay kaming nabroken. At ang malala pa, iisang gay lang ang nagpatibok at humiwa sa puso namin. Ako si Kayla. At ang 4 kong kaibigan ay si Mela, Claudine, Olga at Norma. Kaya naman pala ayaw sumipot ng mga boyfriend namin dahil iisa lang pala ang boyfriend namin. Magkakaibang pangalan lang ang ginamit para lukuhin kaming magkakaibigan. Hindi nagsisend o nagpapakuha ng litrato dahil kilala niya pala kaming 5. Pare-parehas kaming nagtatrabaho sa call center, kaya magaganda ang sinasahod namin.
Bukod pa riyan, pare-parehas kaming matataas ang posisyon. Kaya naman talagang naibibigay namin ang mga posible na hilig ni Boylet. Kaya lang one time, sabay-sabay kaming bumili ng mamahaling brand na cellphone. Doon na kami kinutuban. Naisipan ko na i-chat si Boylet at sabihing out of stock na ang hiling nito. At tama nga ang hinala namin. Nag-assume pa na maghahanap kami sa iba. Kaya ang sinabi ko na lang ay puntahan ako kung nasaan ako. Pinagtago ko na sila para hindi na makatakas si Boylet. Hanggang sa dumating na si Boylet. At totoo nga ang hinala namin. Nag-chat sila sa akin na parehas daw kami ng boyfriend. Kaya naman naisipan namin na i-block na lang ito at wag nang isipin pa. Maganda ang napuntahan naming pasyalan at talagang mawawala ang problema namin sa magagandang tanawin. Isang hotel ang tinuluyan namin. Maliit at medyo luma pero maganda pa rin naman. Sa harap ng hotel, matatanaw ang dagat ng Sorsogon. At sa likod naman ay gubat. Puro puno at medyo madilim tignan. Kaya naman hindi namin binubuksan ang bintana kapag gabi. Kahit pa maganda ang langit sa gabi. Maraming nagsasabi na marami raw taong ibon sa gabi. Kaya pinag-iingat kami ng mga lokal sa lugar na yon. Maihahalin tulad daw ang mga taong ibon sa mga manananggal. Kaya lang ang kaibahan lang ng mga ito, mas mabait pang maituturing ang taong ibon. Dahil hindi ka papatayin nito sa kagat at pagtanggal ng lamang loob, kundi papatayin ka sa sindak at sa gutom. Dahil dadalhin nito sa pugad sa mataas na kabundukan at doon ay gagawin nitong asawa. Kung iisipin, nakakatakot dahil mamamatay din ang sino mang magiging biktima nito. Hindi na lang namin pinansin ang walang basihan na kwento ng mga lokal. Kasi ang gusto lang namin ay makalimot sa trauma na dinanas namin sa boyfriend namin. Maaga naman kaming natulog. Maaga rin kaming nagising kinabukasan. Maganda ang serbisyo ng hotel. At masasarap ang mga pagkain na hinahain sa amin. May araw na nag-try din kaming mag-island hopping. Kahit mga tourist guide sa pag-island hopping namin ay parabang mga paranoid. Masyadong maraming binibilin sa amin. Lumangoy na lang kami sa napakalinaw na tubig dagat. Puting-puti ang buhangin. Kaya naman tuwang-tuwa kaming lima. Kukuha sana kami ng litrato pero pinigilan kami ng guide namin. Sinabihan kami na baka mahagip namin ang taong ibon. Dadalawin daw kami nito sa panaginip pag nagkataon. Deadma lang kaming magkakaibigan at nagpatuloy sa pagsiselfie. Ipangpapalit namin sa dating profile sa social media. Kinagabihan, inaapoy ng lagnat si Mela. May mga sinasabi ito na hindi namin maintindihan. Napagpasyahan namin na bukas uuwi na kami. Subalit isa sa mga staff ang nagsabi na mayroon daw sigurong kinuha si Mela sa island hopping kaya hindi ito tinitigilan ng taong ibon. Naparanoid kaming lahat dahil hindi namin alam na pati ang pamumulot ni Mela ng mga shells ay magiging dahilan pa ng kapahamakan niya. Kinabukasan, nagpunta na agad kami doon at dinala lahat ng shells na kinuha ni Mela. Nagsorry din kami sa taong ibon kahit hindi namin ito nakikita. Pagkatapos na mag-alay ng dasal, napansin namin na medyo okay na si Mela. Umuwi na kami dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Nagbanyo muna ako
kasi naiihina ako. Pero laking gulat ko nang may marinig akong pagaspas. Dali-dali akong umihi at pagkatapos ay umalis na. Habang nasa biyahe kami, tila sinusundan kami ng taong ibon pero hindi ko na lang pinansin at tahimik na lang akong nagrosaryo para mabawasan ang takot na nararamdaman ko. Habang nasa biyahe ay nagkakantahan na lang kami. Nang oras na para kumain ay pumunta kami sa isang fast food para kumain. Inaya din namin yung driver na medyo nahihiya pa dahil puro kami babae. Habang nasa fast food kami, hindi ako nagkamali. Nasa bubong ng sasakyan yung taong ibon. Nakatingin lang ito sa aming lima. Hindi ko na lang sinabi sa kanila dahil alam kong natatakot lang ang mga ito. Nang sandaling yun, nawala na sa isip namin ang panloloko na ginawa sa amin ng boyfriend namin. At palagay ko, dulot ng kakaibang adventure namin sa Sorsogon. Kahit nakakatakot, nawala na yung bitterness namin sa panloloko ng ex namin. Naging masaya naman kami sa piling ng ex namin. Inisip ko na lang siguro, challenge lang yun ni God sa pagkakaibigan namin. Nang makatapos na kami sa pagkain, bumalik na kami sa sasakyan. Pero wala na roon ng taong ibon. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag. Ligtas naman kaming nakarating. Pero isang sorpresa ang bumulaga sa amin. Yung boyfriend namin, hindi pala iisa, kundi magkakapatid.